Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, lalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa salamatan ka.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na berheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa nakakamatayang akuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Lobi mo kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-say po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babae na binigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo namang ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayo ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-inisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria.
O kaya mas maikli ho sa English, Immaculate Conception. At siguro tataka kayo, Father, di ba December 8 ang Immaculate Conception? Bakit December 9 natin sinelebrate? Eh di ba, Father, December 8 naman ho lagi. This year, December 9 ho, sa araw na ito natin pinagdiwang ang kapistahan ng Immaculate Conception dahil po ang December 8 na original no na araw at petsa ng kapistahang ito ay nahulog po ng araw ng Linggo. At mas mataas po ang antas ng Linggo ng Adbyento. Kaya ho, we give primacy and importance to the Sundays of Advent. Kaya ho, ang mga dakilang kapistahan ay nililipat sa Lunes na kasunod o araw na kasunod na pwedeng ipagdiwang ang dakilang kapistahang ito. Kaya ho, sa taong ito, December 9 natin pinagdiwang. Siguro next year kung Monday ulit ang December 8, ayun, Lunes na, December 8 ulit. Hindi ho dahil yun yung kalendaryo, yun yung, na, yun yung nakasanayan, no? May nagsabi ho ng iba. Kahit ho, no, binati ho tayo kahapon, December 8, ngayon po talaga yun, no? Hindi ho buo kahapon. Ngayon ho talaga. No? Pero, holiday or not, no? Hindi pipigil yun sa atin para magsimba. Maging holiday man siya o hindi. Walang holiday o hindi na makapipigil sa atin sa pagmamahal natin sa mahal na Birheng Maria. Diba? Kaya ho, sa araw na ito, magandang makita natin na ang debosyon natin at pagmamahal ay nagsisimula lagi sa pagpili. Ang Diyos pinili si Maria. Sabi nga ho sa Samuel, bago ka balikahin sa sinapupunan ng iyong nanay, ay pinili na kita. At ganun din sa mahal na Birheng Maria. Siya'y pinili ng Diyos, ipinaglihing walang sala para ihanda ang simula ng pagdating ng kanyang anak. Mary was chosen by God to bear His Son. At tayo din ho bilang mga Kristiyano, lagi tayong humaharap sa mga pagpili para sa, at sa maganda sana, piliin din natin ang Diyos sa araw-araw nating buhay. Piliin natin ang pagtalima sa Kanyang mga aral at utos, hindi ang pagsuway sa Kanya. Kaya ho, sa unang pagbasa natin, pinili ni Adan at Eva ang pagsuway sa Diyos. Kaya, dahil sa pagpili nila ng pagsuway, pumasok ang kasalanan. Pero, sa pagdating ni Jesus, pumasok naman ang kaligtasan. At si Maria, pinili ng Diyos, naging bukas sa plano ng Diyos, ay ating binibigyang pansin at pagtingin ngayon. Kaya si Maria ay modelo natin bilang mga Kristiyano. At ang pagiging modelo ho niya ay sa pagiging masunurin sa Diyos. Kaya ho sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng pagpapahayag ho ng anghel kay Maria. At bagamat may mga tanong, tinanong niya, paano mangyayari ito sapagkat ako'y dalaga? At ang bandang dulo ng pag-uusap nila ng anghel, ang sinagot niya, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Sana tayo rin bilang mga Kristiyano
At higit sa lahat, deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, sa panahong ito ng paghahanda at paghihintay natin sa kanyang pagdating, maganda rin, no? Samahan din natin si Maria sa paglalakbay sa paghihintay kay Jesus. Kaganapan ng pangako ng Diyos kay Jesus Nazareno. At tinuturo sa atin ni Maria, ang kaganapan ng buhay natin ay sa pagtalima sa mga sa aral at turo ng Diyos. Pagsunod kay Jesus. Kaya sana, no, sa ating pagdidibusyon at pananalangin, pagtingin kay Maria na siyang modelo natin, siyang halimbawa natin, pinakita niya sa atin ang biyaya ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At totoo, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, binibiyayaan ng grasya ng Diyos. Kaya di ba, ang sabi ng anghel sa kanya, napupuno ka ng grasya. Dahil ang puso na handang sumunod at makinig sa Diyos ay buhay na punong-puno ng grasya ng Diyos. Ito po sana ang naisin natin. Ito ang hangarin natin. Ito ang lakbayin natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magbili, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko, mga kapatid, sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, naahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at lumikha. Ang ating itugon, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang may mga busilak na puso naway magtaguyod ng matwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng banal. Manalangin tayo. Ama,
loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, at lumikhaingin mo kami sa aming pananalangin na kasama ng kalinisinisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinisinisang paglilihi sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob. Sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway. Ang mahal na Birheng, kabanal-banalan sa iyong lubos na kinalulugdan. Upang sa anak mo'y siya ang magluwal, sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birheng ay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh!
Magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
hinihiling namin kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Nostre.
Dios ventris tui, Jesu. Inanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan po ng ating simbahan, lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection, December 10, 2024. Bukas po ito, araw ng Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Mas Mabuti ang Pagsunod Kaysa Paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na yon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector Parish Priest Quiapo Church. Available pa po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga na 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na nilikha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Thank you.
ako'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagdadala ang aking espiritu sa aking kapapagligtas, sapagkat nilingap niya sa Panginoon.